Magandang araw mga kaprobinsya. Happy Saturday sa inyong lahat. Kaya kung wala kayong ginagawa, tambay muna kayo dito sa ating YouTube channel para panoorin nyo yung mga gagawin natin ngayong araw. Kasi ngayong araw, isishare ko sa inyo kung ano yung mga routines ko sa mga bougainvillea na inaalagaan ko, lalong-lalo na sa araw ng Sabado. Sa video na ito, isishare ko sa inyo yung tamang pagdidilig, yung tamang paglalagay natin ng mga fertilizer, at kung mga ano-ano pang maintaining tips at mga caring tips. Kaya panoorin nyo yung gagawin kong video ngayong araw. Magandang araw mga kaprobinsya. Ako nga pala si Daddy Bert at welcome sa ating channel, Probinsiyanong Daddy. Kung gusto niyo yung ganitong klaseng content, lalong-lalo na sa pag-aalaga natin ng mga bougainvillea, mga garden ideas at mga small garden ideas, ay paki-consider naman ang pag-subscribe sa ating channel at paki-on nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated. Mga kaprobinsya, pansin nyo, yung paligid natin ngayon, yung ating garden ay medyo na-clear ng konti, napatanggal natin yung mga damo-damo. Maraming salamat. Dahil sa suporto nyo ay nakakaipon din ako ng mga konting pondo para meron tayong magamit, no, pampalinis sa ating garden at pag-maintain sa ating garden. At syempre nakakatulong na rin tayo sa mga taong gusto ding maghanap ng kanilang mga gustong gawin. Siyempre, ang una natin gagawin mga kaprobinsya ay isa sa pinaka-importante, lalong-lalo sa mga baguhan. Ang pagdidilig ng ating mga bougainvillea, paano nga ba sila dinidiligan? At siyempre, dito sa probinsya, usong-uso ang paggamit ng poso o kaya bomba, ang tawag namin dito. Kaya ganito lang, at least meron tayong exercise every Saturday. Unahin natin itong mga medyo maliliit na diligan. Basta ang importante ay hindi natin nakakaligtaan diligan itong mga may bulaklak. Katulad ng nandito ngayon, ayan, ang ganda ng ating bougainvillea na ito, napakaraming bulaklak. So dapat hindi sila natutuyo, kailangan nadidiligan natin sila lagi. So konti-konti lang naman. Yung mga halimbawa itong mga wala pang mga bulaklak na yan, okay lang yan kahit hindi nyo gaanong diligan. Hayaan nyo lang silang matorture o kaya may stress para mas lalo silang magpalabas ng mga bulaklak. So itong mga ganito, mga maliliit na bougainvillea na marami ng bulaklak, kailangan talaga nila ng dilig. Okay? So ayan, meron tayong dito yung mga hanging ko dito. Di ko pa naaayos. Ito siguro ang mga next project ko pagka makakuha ko ng mga gagamitin ko para makagawa ko muli ng ating hanging bougainvillea. Pero ayan, nagsisimula na silang mamulaklak din, ayan, magkakaiba yung kulay kasi sari-sari yung tinanim natin dito. So sila, kasi hanging sila, mabilis maubos ang tubig nila, dapat lagi silang nadidiligan. Ayan, dito din, ito, tuyong-tuyo na yung kanyang paso, so kailangan nadidiligan natin lagi. Basta ang importante yung mga may bulaklak, yung mga walang bulaklak, kahit na kahit na every 3 days or every 2 days. Yan. Importante lang mga kaprobinsya sa pagdidilig, iwasan yung patamaan yung mga dahon. Yung iba kasi, yung practice nila, yung dahon ang dinidiligan nila. Wag ganun. So dapat pag magdilig tayo, dito lang talaga sa baba, sa mga pangugat lang kasi ang tubig. Yung dahon, according to science, na alam naman natin, dito siya humihinga. Pagka the more siya na na-expose sa tubig, ay the more na napoprone siya sa mga sakit-sakit. So yun yung mga explanation ng mga experts patungkol sa mga halaman. So okay naman silang diligan ang kanilang mga dahon-dahon kapag halimbawa malapit kayo sa mga
kalsada, maalikabok. Pansin nyo may mga alikabok yan. Pwede yun. Pero kapag ka, mas marami pa yung dinidilig dito sa katawan niya o kaya sa mga dahon-dahon niya kaysa dun sa baba, eh mali po yun. Mas maganda sa baba lang talaga. Para maiwasan na magkasakit sila. Pansin niyo kapag tag-ulan, hindi sila healthy. Kasi nga, may ganun din na epekto yung sobrang tubig, lalong-lalo na sa mga dahon-dahon ng ating mga halaman at sa mga bougainvillea, siyempre. Ganun lang mga kaprobinsya yung pagdidilig natin sa mga bougainvillea. Kapag ka-flowering, kailangan araw-araw yan talagang basa sila o kaya nadidiligan sila. Yung mga hindi pa namumulaklak, kahit every 2 days, okay lang yun. Mas maganda pa para mas lalo silang mapersang mamulaklak. Okay? Kaya ituloy natin yung pagdidilig natin. So dito ang gaganda ng mga bougainvillea natin dito. Kapag mas malaki yung bougainvillea at mas malaking kaso, mas marami din silang tubig. At syempre mga kaprobinsya, ang pangalawang gawin natin ay importante din ito, ano? Ang pagtatanggal natin ng mga damo-damo sa ating mga paso. Kasi kailangan matanggal sila dahil hindi lang sa nagpapapangit sila sa ating paso, kundi nakikiagaw din sila sa mga sustansya na pwedeng makuha ng ating mga bougainvillea. So, pwede nyong gawin to every Saturday kung yun talaga yung day off ninyo. Ako kasi Saturday kung minsan wala na akong ginagawa. So, yun yung ginagawa ko, no? Para at least ma-maintain natin yung mga magaganda nating bougainvillea. Katulad nito, ayan o, kahit na naglalagay tayo ng mga pataba dito, pansin nyo medyo parang kulang na kulang siya. Ayan, yellow-yellow yung mga dahon niya, tapos medyo halatang ano, may kaagaw. Kasi kung titignan nyo dito sa baba naman niya, marami kasing mga damo-damo, ayan o. So kailangan lang natin tanggalin to. Kapag ginagawa kasi natin to every Saturday, eh, nalilinis natin no, yung ating mga paso ng bougainvillea. At the same time, natatanggal yung kanilang mga kakumpetensya dito sa mga sustansya na pwede nilang makuha para mas maging malago sila at mas maganda. So, ayan, tignan natin yung mga iba pa, marami. So, dito din. So, ganito lang naman. Parang ano ko na to eh, parang pastime habang walang ginagawa. Bukod sa nakakalibang na, nakaka-exercise ka din kahit papaano. Tsaka syempre, nakakapag-share din ako sa inyo. Aray ko, ayan, may mga langgam. So paano naman mga kaprobinsya pag may mga langgam-langgam sa paso, ano? Paano ito i-control? So, ang ginagawa ko na immediate remedy para dito ay gumagamit ako ng mga aerosol. So, kaya ito, yung Angel o kung ano man. Wala akong nire-recommend ang brand, basta yung pamatay lamok na aerosol. Mabisa rin kasi ito. Kasi, ayan, prayan lang natin sila. Yung iba, alis. Yung iba naman, ay mamamatay. Ganun talaga, wala tayong magawa. So, ayan lang. Ang pangit din pag maraming langgam, bukod sa nangangagat sila, eh sinisira din nila itong mga ibang parts ng ating plants, no? So ayan, tignan nyo kung anong nangyari sa kanila. Nadi-disable sila, ano? Tsaka yung iba talagang namamatay. So, ito temporarily or pang ano, immediate remedy natin. Madali silang ano dyan, wala. Kasi kapag ka, hindi naman natin sila patayin, dahil nga, halimbawa, sabi mo, eh kawawa naman sila pag namamatay. Ang hirap naman sa kanila pagka naglagay tayo ng mga ano lang, pang control, aalis sila nga dito, pupunta naman sa iba. Kaya wala tayong magawa, patayin na lang natin sila. At susunod mga kaprobinsya na importante din para at least kahit papaano, kahit medyo wild sila, no, nami-maintain natin yung kanilang forma na maayos at maganda. Katulad ng mga to, medyo malaki siya, pero kung titignan mo naman, okay naman siya kasi anong papapansin nyo, medyo nagugupit yung kanilang mga sanga na hindi kaaya-aya. So, ang gagawin natin ngayon ay pag-trim. So, kung i-compare natin dito, pag ganito na yung bougainvillea nyo, syempre, hindi na siya magandang tignan. Ano, although, maganda kasi nga, maraming siyang mga sanga, pero hindi siya kaaya-aya kapag ka ganito. At saka, kung mapapansin, hindi rin sila gaanong namumulaklak. Lalong-lalo na kapag ka tumatagos yung mga ugat sa lupa. So, kailangan yung tanggalin yon o kaya hanapin yon. Ito, tinanggal ko lang kasi pinabayaan ko siya sa dulo ng garden. Ayan o, lumabas na kasi yung ugat niya, tumagos na at kumapit na talaga directly
sa lupa, kaya ganyan ang mangyayari. Lalaki siya, lalago, at magiging magwa-wild yung kanyang mga sanga-sanga, magbabining. Kaya yun yung iwasan at kailangan yung i-maintain. Dapat lagi yung kinicheck na dapat hindi siya tumatagos sa lupa unless gusto nyo talagang palakihin yung kanyang stem. Pero kung minemaintain nyo siya, kailangan talaga matanggal nyo yun. So dito, syempre, gugupit-gupit tayo, no? Sayang nga lang malayo kayo para kung malapit sana ay kunin nyo na lang tong mga ginupit-gupit ko para sa inyong pagtatanim. So, ganito lang. Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyong size. Ano? So, ayan. Basta maging regular lang yung kanyang shape. Matanggal yung mga masyadong mahahaba. Tapos, mapaganda natin. Para pag namulaklak, ay mas maayos ding tignan. So, tuwing kailan tayo pwede mag-trim. Bahala kayo kung kailan nyo gusto. Basta ako, every Saturday, meron ako mga nakikita na mga bougainvillea na hindi nakaya-aya yung itsura. Tinitrim ko talaga. Yan. So, ganyan na siya. Pakita ko sa inyo yung mga example ng mga tinitrim ko na nag-gumaganda yung itsura kapag na-trim na at namulaklak. Tignan natin. Hello? Para makita ninyo kung may benepisyo nga ba talaga pag tinitrim natin. Ayan, pansin nyo to. Itong bougainvillea na to, wild na rin siya noon, gaya ng pinakita ko kanina. Ginupit-gupit ko lang. Ayan, hanggang sa medyo nakuha ko yung kanyang magandang itsura. Tapos, ang mapapansin nyo ngayon sa kanya, magsisilabasan na yung mga bulaklak niya. Ayan, ganyan. So, later on, hindi pa kasi ganun nakikita kasi nga hindi pa kumpleto. Pero pag nakita na natin, itong mga bracts na yan na lumabas na talaga, magiging parang pabilog yan na mapupuno ng bulaklak. So, katulad din dito, 21 jewels, okay lang din siya. O, yan o. Pansin nyo yan, natrim yan. Dito rin, so, natrim na rin tong mga to. At pati to, natrim na siya. Ayan, kaya magsisilabasan na yung mga bulaklak nyo. Yung iba dyan, hindi ko pa natrim kasi nga namulaklak sila. Yan ko lang muna. Pero, yung iba dito, ayan o. Yan, natrim to, tapos namulaklak. Yun ang kagandahan pag regularly meron tayong trimming sa kanila. Siyempre, mga kaprobinsya, hindi pa nagtatapos doon. Ang kasunod ng pagtitrim ninyo, alimbawa, nakatatapos yun ang mag-trim, magandang pagkakataon na rin yun para mag-fertilizer tayo. Kasi gusto nga natin, pag nag-trim tayo, dapat agad-agad lalabas na yung kanyang mga bulaklak. So, ang gagawin natin, fertilizer. So, base sa lagi kong tinuturo sa inyo, ang gamit ko ay ang complete na 3x14. Yan. So, kahit anong brand, wala akong nire-recommend ang brand. Press lang naman sila. So, ayan. Sa mga ganito kalaki, punuin nyo na lang tong ano. Punuin nyo na lang tong plastic na spoon na ito. Sakto yan. So, sa paglalagay, ang dami kasi nagko-comment sa mga videos natin. Kapag nag-fertilizer daw sila, nahuhulog daw yung mga dahon, o kaya parang nasusunog, mga dahon, mga ganun. So, ang gawin nyo lang, mga kaprobinsya, huwag nyo kasing itutok dito sa mismong ano niya, stem niya na ganyan. So, hanggat maaari, layo nyo lang para hindi siya, ano, para natural yung breakdown ng ating fertilizer sa pag-absorb niya. Hindi yung agad-agad, i-absorb na niya, talagang hindi niya kakayanin. So, kailangan, layo nyo lang, yung dapat dun sa malayo sa stem niya. So, ganun lang. So, optional, pwede nyong diligan pero konti lang para initially ma-breakdown yung fertilizer. Pero sa akin, kung minsan hindi ko na siya dinidiligan para mas natural yung paggamit niya ng fertilizer. At syempre, para mas lalo pang ma-enhance at ma-boost ang kanyang pamumulaklak, gamit kayo ng mga pampabulaklak. Optional lang naman to kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, okay lang din. So, pero kung gusto nyo mas mabilis, mas marami, kita nyo naman sa mga proof natin, yung mga bougainvillea natin dito, talagang halos lahat sila ay punong-puno ng bulaklak. So, gumagamit ako ng mga enhancer sa pamumulaklak. So, isa sa gamit ko ay yung Yupa Bloom. Meron ding Peters na mga foliar na ginagamit ko paminsan-minsan. So, depende na lang sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin. So, dito naman, since sanay na ako, no, this is 500 ml na ano na niya. Ito ay 500 ml na sprayer niya. Lagyan mo lang ng 2 to 3 ml na Yupa Bloom.
So, ayan, bahala na kayo. Pag sanay na kayo, alam nyo na yung 2 to 3 ml na yun. So, basta wag nyo lang damihan masyado, no? Wag sumobra sa 3 ml. Kasi nga, masakit sa kanila yun pagka masyadong concentrated. So, dapat sakto lang talaga yung mixing natin ng tubig at saka ng ating solution. So, ganyan lang. Napakasimpleng gamitin to. Spray lang natin ng ganito. Patamaan natin ha yung ano, patamaan natin yung kanyang mga dahon, mga sanga-sanga na yan, nasa loob. So, patamaan natin lahat yan. So, gawin nyo to dapat maaga. Yung maagang maaga o yung wala pang sikat ng araw. O kaya, late in the afternoon, pwede nyo ring lagyan itong lupa. Diba, naglagay tayo kanina ng triple 14. Pwede nyo yung konti, basahin lang ng konting ganyan. Ito, pwede nyo ulit-ulitin every 7 to 10 days. Hanggang sa lumabas yung bulaklak nya. So, for example, ganito na. Yung katitrim natin, dahil sa paglalagay natin ng fertilizer, for example, namulaklak na silang ganito. Kasi ganito rin yung process na ginawa ko dito. Nagtrim ako dati, tsaka sa fertilizer. Pag lumabas na silang ganyan, tigil na kayo sa pag-spray kasi mamamatay yung mga bulaklak na yan pagka masyadong concentrated. Masusunog sila. So, pwede nyo isprayhan dito na lang sa baba. Yung mga wala talagang mga bracts. So, yun lang ang pwede nyo isprayhan. No? So, katulad dito, yung ating 36 petals. Ang daming lumalabas na mga yang. Hindi na pwedeng isprayhan yung mga ganyan. Based sa observation ko at saka experience. Nasusunog sila, umiitim pagka nasobrahan natin. At yun nga yung mga major routine at caring tips ko. Lalong-lalo na sa araw ng Sabado, mga kaprobinsya. Kung na-enjoy nyo ang pagtambay sa channel natin at nakapag-iwan ako ng mga impormasyon na makakatulong sa inyong paghalaman, lalong-lalo na sa Bougainvillea, huwag sanang kalimutan, no, pindutin ang ating like button. Pakishare na rin ito sa inyong mga kakilala na mahilig maghalaman o kaya mag-alaga ng mga Bougainvillea. At syempre, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel natin para lagi kayong updated kapag may mga uploads tayo patungkol sa ating gardening. Okay? Maraming salamat and see you again in my next videos.